Hi everyone! Welcome sa Resan Tarot. Ang reading na ito ay for collective, para sa pangkalahatan, guys. Kung kanino lamang yung mapipick energy ba. Kumbaga. So, let's check your energy. By the way, this is a general reading, guys, for collective. Your energy. This is your energy, the Knight of Swords and the Knight of Cups. You're a person dito na parang may pagka-immature pa, no? The way ka mag-deal sa isang situation or sa isang problema or with the people na possible ginalit ka, no? Na madali kang magalit. Madali kang maimpito and mabilis ka mag-take ng action, no? Lalo pag galit ka. You're driven by your emotion and parang madali ka din mag-subside. Madali din mag-subside yung galit mo. Madali ka din mapakalma, no? Parang andali mo din magpatawad, parang ganun, no? Yun yung energy mo dito. You have a bad side and good side also. More of your energy. Wheel of Fortune. Maswerte ka, guys. Luck is on your side. Luck is always following you, no? You're blessed by the universe with almost all, no? Na you are at the top of the Wheel of Fortune. With the Temperance, you are blessed by the angels na you are healed, no? Sa mga pinagdaanan mo, possible na may nanggalit sa'yo, may nagagrabyado sa'yo, that's why parang naimpito ka, no? Kumbaga inubos yung pasensya mo or ginawan ka ng hindi maganda, no? That's why naging Knight of Swords yung energy mo, first card, no? With the Temperance dito ay the angels are calming you down, parang gano'n, na you're healing, no? Healing yung energy mo eh. Mabait ka talaga dito, pero parang ginalit ka, no? Yun yung energy mo dito, na mabait ka yung tao, na parang angelic yung personality mo, vibe mo, and also maswerte ka, you are lucky, at pagka may mga tao, no, sa paligid mo, pag nandyan ka, parang nakakahil yung energy mo para sa kanila, lalo na pagka yun nga, may mga problema sila, no, pero yung iba ay energy suckers, guys, lalo na pagka ano ka, kumbaga yung parang masyado kang concern sa pinagdadaanan ng iba, no? Yung iba ay energy sucker, so parang yun nga, energy vampire kung tinatawag, no? Yun yung mga tao na pag you pay too much on their problems or parang you care too much sa kanila, ay parang nasasak yung energy mo ba, no? Parang ganun. Nahihigop nila. Parang mga energy vampire nga ang tinatawag, no? Ganun yung mga empathetic na tao. Madaling mahigupan ng energy. That's why parang nanghihina, no? Nanghihina yung katawan. So, possible it's you, no? Na parang, kasi nakakahil yung energy mo dito, guys, eh. Kaya ko nasabi yun. Ano bang nangyari kung bakit parang nagalit ka dito? Naging impulsive ka.
It's because of a message. And about sa ex mo, about sa person na nagkalayo kayo or nagkaroon ng nagkalayo ng loob, no? Na parang naging malayo yung loob nyo sa isa't isa, ang person na to. It's because of a message. Ano pa? Anong reason? Na yung mga pinaghirapan mo, no? You're trying to protect yung mga pinaghirapan mo. Yung ganon, na kasi pinaghirapan mo yun eh. Pinagtrabahuan mo ng maigi. You're defending it. Pinaprotektahan mo yun. Why? The Three of Swords and the Six of Cups energy. Dahil sa iyong ex, no? So, ibig sabihin, dinidepensahan mo yung ex mo or your person, dinidepensa mo yung person mo na you have a sincere heart, sincere love, sincerity towards that person. Pinoprotektahan mo yung pagmamahalan nyo ng person na to, pero possible with the Three of Swords ay ex mo to, no, na nag-o-offer na naman na love offer sa'yo. Or dinidepensahan mo na hindi masira yung magandang relationship nyo or connection nyo. No? Kasi parang nagkalayo na kayo ng loob eh. Yun nga eh. Para mapanatili yung lambing, mapanatili yung strong connection sa inyong dalawa, yung feelings nyo sa isa't isa, ang ganun. Para hindi kayo magkahiwalay, no? Ba, kanino ka guarded? Kanino ka guarded? About sa person na hindi mo ganong kilala to, na parang hindi mo matukoy-tukoy kung ano ba talaga yung itong pagkatao niya. Sa person dito na naniligaw sa'yo kung babae ka, at kung lalaki ka naman ay sa person na nagkakagusto sa'yo, na gustong mag-take ng risk. There's a lot of courage, no? Sa person na to, na parang full siya, parang ganon. Na parang kahit magmukha siyang fool, parang ganun ba? Ay mag-o-offer siya ng cup of love sa iyo, parang ganun. Pero parang hindi mo alam kung ano yung intention ng person na to with the Seven of Cups. Let's see, guys. Kung ano ba yung intention ng person na yun towards you? Ano yung intention niya sa iyo? Ano intention niya sa iyo para alam natin? Intention
To have a new beginning. Okay, we have here the Knight of Cups, Emperor, the Fool card, and the Nine of Swords. Puro upright. Gusto niyo na stability with you, or take the risk to take a leap of faith. Na kahit magmukha siyang fool, malakas yung loob ng person na to eh, to offer this love offer sa iyo. Or kung manliligaw mo ay malakas yung loob niya manligaw sa iyo. Gusto niyo na yung stability. Let's clarify the Emperor mamaya. Pero depressed yung person na to. Parang palagi sumasakit yung ulo niya dahil possible ay wala kang tiwala sa person na to. You are guarded. Hindi siya makatulog. That's why ay nagtitake siya ng risk talaga. Ng problema siya. Clarification of the Emperor card. Stability saan? Saan? Ah, okay. Pagdating sa love, gusto niya stability when it comes sa relationship. Na makuha yung pagmamahal mo, na mahalin mo siya, na maging emotional ka rin sa kanya. Galitong person na to ay possible nagiging emotional na, depressed na nga eh. Na-stress na nga siya eh. So yung mag-take ng action. Talagang itong person na to ay gumagawa ng paraan siya with the Hangman in reverse. Feelings ng person na to towards you. The Tower card. So, it's your ex na, guys. Gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. Magkaayos pa kayo. Maayos niyo yung nasira niyong relationship or connection. Ay, baliktad to. Ganito to kanina. Yes. Na i-build niyo ulit yung sinimulan niyo dati na nasira. No? Na muling mag-build kayo ng relationship ulit. I-build niyo yung pero parang ang hirap na, di ba? Pero ganun talaga. With the Eight of Pentacles dito, this person ay gagawin niya lahat. No? Willing to do a lot of effort to work hard. No? Para ma-rebuild yung nasira niyong connection, relationship. Anong message ng person na to for you? Message ng person na to. Okay, with the world. With the world. And the Queen of Wands. Na you are everything para sa kanya. Na possible may distance, no? Or you met this person online with the world. As indication lang with the world. Na itong person na to ay kahit na anuman kalayo yung distance sa isa't isa, ay gusto niyang ma-meet ka or makasama ka. You will be together, no? Na you are everything. You made this person complete. Parang gano'n, no? And sobrang attracted yung person na to sa'yo. Message niya is, gusto niya maging successful ka. Ma-attain mo yung worldwide success. Gusto niya maging, mas lalo ka pang maging confident with the Queen of Wands. Mas lalo ka pang, kung successful ka na, gusto niya mas maging successful ka pa na ma-attain mo yung worldwide success. No? Supportive yung person na to sa'yo eh. At talaga nga, nagagandaan daw siya sa'yo kung babae ka. Kung lalaki kayo, nagagupuan siya sa'yo.
sobrang na-attract daw siya sa looks mo, sa personality mo, sa energy mo, sa strength mo. So, let's see yung possible outcome or mas sunod ang mangyayari sa inyong dalawa. Magme-message yung person na to, guys. Approach ka niya. Yes. Clear indication na magme-message yung person na to sa'yo. May message kang marireceive from this person. A cup of love, small offer, na parang short message, pero soon, nakaka-receive ka ng message from this person. So, ito na lamang, guys, for collective reading ngayon sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe. At huwag po ninyo ang kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mas sunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.